lumabas din sa Commission on Audit Report na umabot sa 2.6 billion ang kabuang confidential expenses or pondo ng Davao City from 2016 hanggang 2022. So ito yung basically yung under then Mayor Sara Duterte. So unang-una pakalagay natin, ilagay muna natin sa tamang konteksto, no? So they are allowed to receive confidential funds, no? Yung LGUs, tama po ba? Correct. Oo. So yung mga LGUs maaaring magkaroon ng confidential fund. Meron ding DILG Memorandum Circular 99-65, Section 199, indicating na kung meron silang intelligence or confidential undertakings, dapat 30% ito ng kanilang annual allocation for peace and order or 3% of their annual appropriation. So yun yung mga policy yan na nag-govern ngayon dito sa CIF ng local government units. So dito, kasi ang unang tinignan niyo, tama ba yun sa Davao City, no? Kasi ito medyo glaring, yes. Based sa ano, no? So ano yung mga nakita niyo? Oo, so tinignan ko, ang ginawa ko, tinignan ko itong mga confidential fund nila. Tapos dinownload ko yung statement of receipts and expenditures ng Davao City. Matatagpuan to sa Bureau of Local Government Finance. Yung data set na to pinapakita yung annual revenues ng local governments, pati yung expenditure nila based on function. So, nung tinitingnan ko to, naging very, ano sa akin, surprising yung comparison ng confidential fund versus kung ano yung mga items ng spending sa social services. So, halimbawa sa education. Mula 2017, ang finocus ko is 2017 to 2022 because this is the term of then Mayor Sara Duterte. Yung kabuuan, yun siya talaga. Yes, yeah, so yun yung term niya ng 6 years eh. So pag tiningnan mo, sa lahat ng anim na taon na yon from 2017 to 2022, laging mas malaki yung confidential fund dun sa inallocate nila for education, culture, sports, and manpower development. So halimbawa, 2017, ang confidential fund ay 294 million, pero yung sa education spending nila, 135 million lang. 2018, lumaki yung confidential fund to 420 million. Yung sa education spending is 320 million, 810,000. No? 2019, tumaas to 460 million. Ang education spending nila, 416 million. And then, ganun pa rin, puro 460 million na to hanggang 2022. In fact, noong 2020, bumaba pa yung education spending, no, to 291 million. Tumaas uli ng 447 million noong 2021 at 343 million noong 2022. That's for education. Ilan pag ulit? Sorry, yung 2022, 300? 43 million. 43, okay. Okay, go ahead. Yan. So sa health naman, health, nutrition, and population. 2017, nabanggit na natin confidential fund, no? So yeah. Sa health and nutrition naman, yung kanilang 2017 is 260,820,000. 2018, 254,240,000. 2019 is 370 million, 2020 is 387 million, 2021, ito, mas malaki na, pandemic period pa rin to, 570 million. Mm-hmm. At noong 2022, medyo malaki to, 1 billion, 331 million. Okay. So, ang clearly, from 2017 until 2022, mas mataas yung confidential expenses. Ay, hindi, sorry. Hindi, from 2018, malinaw, no? Even 2017. Okay. 2017 to 2022, mas mataas yung confidential expenses kumpara dun sa ano, education, culture, and manpower. Tama? Yes. Okay. Pero pagdating sa health, nagbabari, no? May mga pagkakataon na... Ano, nung 2021 at 2022, mas malaki na yung health. Oh, pero mula 2017 hanggang 2020, kasagsagan ng pandemic, mas malaki yung confidential fund. Pero ano to, is this actually against the law? Or hindi naman. Hindi naman, pero hindi to against the law.
I was just very surprised. Ito yung flexibility ng local council natin na mag-allocate ng fund, no? But I'm just very surprised kasi ang local governments natin, malawak na rin at comprehensive ang mandate in terms of providing basic services. So, kaya nung tinignan ko to, kinumpara ko ngayon siya sa Quezon City. Inisip ko, ganito ba talaga yung behavior ng mga local governments? Ganito ba yung spending priorities nila? Kasi for example, sa education, malawak ang mandate ng LGU dyan. Kasama dyan yung pag-construct ng mga classrooms. LGU ang gumagastos, may primary mandate dyan. May kasama ding responsibilidad ng pagbibigay ng additional support to teachers and students. So, kung ganito yung nakikita nating pattern, medyo nakakabahala kasi iisipin mo, ano ba talaga yung priority ng local government ko? Especially na napakahalaga ng role na education sa pag-address ng problema natin sa kahirapan, eh, no? Kasi human capital yan eh. Kaya medyo talagang actually na-bother ako. Kung LGU ko to, medyo hindi ako matutuwa dun sa nakita kong pattern. Alam mo, kahit yung sa ano pala, sa housing, spending on housing and community development, ganun din ha. 2017, ang gastos lang nila ay 6,350,000. Yung million na lang mabanggitin ko ha, para hindi mahaba. Yeah. 2018, 8 million. 2019, 402 million. So mas malaki pa rin yung confidential fund. 2020, medyo lumaki na. Mas malaki na ng kaunti. 508 million. 2021, 511 million. At 2022, 590 million. Okay. So lumaki na. Pero ang sa akin dito, baka na, pwede bang argument yung okay, confidential expenses, pero pwedeng napunta rin naman doon sa mga budget items na binanggit nyo. Social hindi, services. May limitation kasi yung confidential fund eh, kung paano mo siya gagastos. So pasok pa rin dyan yung limitation sa JMC. Ngayon, kung gagamitin mo pala siya dito sa mga elemento na to, ba't di mo pa siya inallocate diretso dito sa mga basic services na to? Paano pa siya kailangan ilagay sa confidential fund? Isa pa rin yung sa social services and social welfare. Lahat ng items dito, mas malaki yung confidential fund. Nung 2017, yung social services mo, 95 million lang. 2018, 187 million. 2019, 211 million. 2020, 181 million. And to think, dapat dito ka sa social services and social welfare, kukuha ng assistance, pang ayuda, nung panahon ng pandemic. Ah. So 181 million, 262 million nung 2021, at 304 million nung 2022. So basically, ang sinasabi nyo, it's not technically illegal, pero mispriorities ang issue. Yes. Kasi kung ganito nag-a-allocate ng budget yung local government ko, mababahala ako eh. Kasi parang, between education and confidential fund, mas malaki pa yung in-allocate ng local government ko sa confidential fund kesa sa edukasyon na kailangan nating pag-igihin. No? Even sa housing, maraming walang pabahay. Ito ay mga batayang karapatan eh na dapat pinuprovide ng local governments natin. Pero... Sabi mo, kinumpare mo yun sa Quezon City, I suppose, because Quezon City is the richest city in the Philippines. Tama ba? At taga Quezon City din ako, so... Okay, sige. So, ano yung pininakita niya naman pagdating sa Quezon City? Taga Quezon City ako, kaya dinouble check ko kung ganito ba yung pattern sa Quezon City. Malayong-malayo, no? Sa Quezon City, ang confidential expenses lang nito ay 80 million mula ng 2017 na 80 million, 2018 80 million, 2019 80 million, 2020 100 million, 2021 100 million, 2022 75 million. Pero pag tiningnan mo yung gastos halimbawa sa edukasyon ng Quezon City, umaabot to ng billion. So talagang natuwa naman ako na parang okay, hindi masamang magbayad ng tax sa Quezon City kasi priority ang education sa Quezon City. Even sa health and nutrition, billion din ang ginagastos ng Quezon City. In fact, noong 2022, 3 billion 396 million. So, housing, malaki din housing and even social services. So, okay, sa ganito kasi. So technically hindi siya bawal. Although dapat pasok siya rin sa guidelines ng DILG circular, no?
Yes. So dapat pasok doon. So assuming pasok naman lahat doon, I mean, ano yung mga pwedeng refinements na gawin para naman mabawasan yung possibility na yung mga local government officials ay pwedeng nawawaldas or nagkakaroon sila ng masyadong malaking leeway doon sa paggasta ng pondo kasi nga ginagawang confidential expenses. Correct. Ano yung mga pwedeng gawin? May binanggit na si Justice Ascuna at si Chief Justice Carpio, former Chief Justice Carpio. Previous okay, no. Justice no, Carpio no. Dati. No? Hindi, ano? Nabanggit ba Chief Justice? Huwag natin ipunin. Hindi, Justice. Pinromote yun. Former Justice. Former Justice Carpio na wala pang batas na nag-govern talaga sa confidential fund. So even if there's a JMC, hindi siya enough to actually govern the confidential fund. And it cannot limit yung information na hinihingi ng taong bayan regarding sa audit ng confidential fund. So right now, there shouldn't be a limit. Meron tayong karapatan malaman kung paano nga ba ginastos tong mga confidential expenses na to. At ang nire-recommenda nila ay mag-formulate ng batas ang Congress para nga mas maging malinaw yung paglalaan ng confidential expenses at kung paano ito gagamitin. Yung isa pang tingin kong mahalagang bagay, matagal ko na itong ina-advocate mga 20 years na, yung participatory local governance, participatory budgeting. Kasi sa local government code, maraming opportunities talaga dyan para yung mga citizens, yung mga komunidad ay mag-participate sa local budgeting. Dapat may malawakang konsultasyon kung paano pinoformulate yung budget na to. So we can actually participate in those and mag-demand ng accountability sa ating mga local officials kung paano nila ina-allocate yung budget. So sa pagkakataon ito, lahat ng data na to publicly available, we can monitor, we can organize, and we can influence how our local governments are spending the people's money. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.